Ano, hindi ka na babagabag na namatay ang vice mayor mo? Babagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Manila ka? Opo, sir. Ah, wala ka doon nung nangyari sa Manila ka? Opo, sir. Si Tevez nasa abroad nung may nangyari kay Digamo. Wala akong sinasabi habang kayo tumatawa. I'm just... Wait. Nandito po ako sa Manila noon. Nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. So, nandito ako sa Manila para mag-attend po ng convention ng LMP po. Okay. Huwag ka masyadong mag-react doon sa... Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya. I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. Nakakapagtaka nga, kahit na sino ay magtataka nga, tataas ang kilay. Ang layo ng sagot mo, hindi kumukonek po. Mr. Chair, yes. Sino Chief of Police at that time? Kayo po ba? Si Police Major Oscar Abruena, Your Honor. Nasaan si Miss Major Abruena? Major, okay. Now, after the incident, after the ambush, did you inform the mayor? And if you did, gaano katagal from the time nung mangyari ambush up to the time na nakarating yung kay mayor yung balita ng tungkol sa ambush? Sir, good afternoon, sir. Sir, pagkatanggap po ng information, sir, galing sa deputy ko, sir, kay Captain Mervin Biadoy, sir, nag-message ka agad ako kay, una, sir, sa immediate superior ko, sir, kay PD, sir, nag-message ako, tapos kay S3, regarding the incident, sir. Tanong ko si Mayor, skip mo na yung mga ibang detalye na binibigay mo. When did you inform the mayor from the time na nakarating sa information about the ambush? Mga hapon na, sir. Kasi... Sinong mayor in-inform mo? Yung sa Bagabag, sir. Mayor ng Bagabag? Yes, sir. Hindi si Mayor... Hindi, sir. Mayor Chan. Mayor Bagabag. Okay. Kasi doon lang sa nakakasakop sa area namin, sir. Okay. So, in-inform yung mayor ng Bagabag and then the mayor obviously did get in touch with the proper authorities, mga police. Pero meron bang nag-inform kay Mayor Chan? Pagkatanggap ko ng information kasi, sir, hindi pa namin identified yung mga victims, sir. Kaya, yun nga, yung message ko kay PD ko, sir, unidentified victims, then unidentified din yung suspects, sir. Okay. So, nung identified na po yung victims, so yung PNP, proper authorities, na-inform po yung PNP about sa ambush ni Vice Mayor. So, kailan po, sino po sa member ng PNP na kunarito na nag-inform po kay Mayor Dale Chan na yung kanyang vice mayor na ambush? Sino po yung, andito ba? Yung police na nag-inform kay Mayor? And I need to know what was the reaction of the mayor when he received that information? Si Mayor, natanongin natin. Mayor, may police ba na nag-inform sa'yo na napatay, inambush yung vice mayor mo? Wala po, sir. Wala? Wala po, sir. Paano mo nalaman na inambos si Vice Mayor? Yung municipal administrator po namin, sir. Sinabihan ka? Opo, sir. Na inambos yung Vice Mayor mo? Opo, sir. Anong ginawa mo? Sinabihan ko po na i-report sa police po tapos puntahan po nila, sir. Ni-report sa police? Opo, sir. Ano, hindi ka na babagabag na namatay yung Vice Mayor mo? Babagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Manila ka? Opo, sir. Wala ka doon nung nangyari sa Manila ka? Opo, sir. Si Tevez nasa abroad nung may nangyari kay Digamo. Wala akong sinasabi habang kayo tumatawa. I'm just saying what I need to say. Your Honor? Yes, go ahead. Mrs. Alameda. Yes, thank you, Your Honor. Bali po dun sa sinasabi po ni Major Abrogena na hindi po kagad na-identify yung mga victims. Dun po sa sasakyan, Your Honor, is may nakahang po na ID si Vice Mayor dun. So, kaagad makikita po nila na Vice Mayor yun. So, yung sinasabi po niyang hindi nila na-identify kaagad, imposible po yun. At saka, kung ano yun? Government-issued vehicle yun, di ba?
Kasi red plate eh. Yes, Your Honor. Oo. Oh. Kayong Abruhina, hindi kayo nagtataka o gobyerno ito, inambos. So dapat, chinik nyo kagad doon ang mga laman doon sa loob. O may ID, mayor, mayor pala ito. Gaano katagal yung nalaman na mayor pala yung, abis mayor pala yung victim doon? Bali, kon sir, yung team ko sir, team ni Captain Biado sir, ang pumunta. Tapos in-inform niya ako sir kasi hindi pa nila linapitan yung kwan. Hindi pa sila nag-search sir kasi nagtawag sila ng mga soko sir to process the crime scene. So tinignan nila muna yung... Ibig mong sabihin, hindi nila nilapitan? Hindi mo lang tinignan kung may buhay pa doon na pwedeng dadalhin sa ospital? Tinignan sir, pero hindi sila muna kinalkal yung mga kwan sir. Tinignan nila yung mga kwan sir. Tapos nagtawag sila ng mga... yung MDR sir nakasama. Okay. Yes sir. Kaya hindi muna nakuha yung mga pangalan ng mga victim during that time sir. Kasi nagbigay sa akin ng mabilisang information yung deputy ko. Then immediately sir, in-inform ko kagad yung PD namin sir. Para sa kanyang, para alam niya yung incident na nangyari sa area sir. Yes, hindi ka pwede mag... bubulat-lat doon. You are contaminating the crime scene. Yes, sir. Kapag makialam ka, dapat yung suko ang magbubulat-lat doon. Yes, sir. Kaya hindi masyado, hindi na agad, nakuha ka agad yung mga ID, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. So, mayroon pang gusto magsalita? Yan. Siguro, Mr. Chair, if there's anything to be learned here, yung buong paglalagay ng checkpoint A and then B, yung APG dapat, nagagawa nilang kanilang trabaho, nagpapatrolya. And then C, dapat yung pong, which is very important to me right now, yung sana matuloy na yung batas na ipapanukala ko at kasama kayo na ilagay na po natin sa, hindi na po sa mga politiko, ang jurisdiction ng mga chief of police at PD and even RD, wag na po sa mga politiko, hindi sa national government na. Nang sa gayon, hindi po magagamit o matatakot ang mga chief of police na gawin yung kanilang trabaho because they're beholden to the mayor na at any time pwede silang sibakin. Yes, matagal na na-issue yan eh. Pero Joe, nakapag-file ba tayo ng amendment para dyan? O hintayin mo pa yung committee report sa Digamo killing? Hintayin pa? Pero natin. Sir. So, yes. Meron gusto magsalita? Sir. Yes, Mayor. May I add something, sir? Go ahead, go ahead. Nandito po ako sa Manila noon. Nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. Tapos nandito ako sa Manila para mag-attend po ng convention ng LMP po. Okay. Huwag ka masyadong mag-react doon sa... Tatanong ko lang. Malayo yan. Yeah, sabi ko lang. So, nagsimba ho kayo. Ano yung anong church po pinuntahan niyo at anong misa po inatilan niyo, anong oras ng misa niyo at sino po yung pare sa pala? Christ the King po. Christ the King, anong oras sa po yun? Yes, 9:30 po AM. 9:30 AM. Eksakto ng pag yung nung start. Habang nangyaring ambush, nandoon pa kasi sa simbahan sa pagkakaalam niyo. Opo. Sino po kasama niyo nang magsimba? Yung asawa ko po, sir. Asawa mo. Okay, Christ the King dito po sa may ano, Quezon City. Rodriguez. Rodriguez. Opo. Doon po dati kayo palagi nagsisimba? Opo, sir. Okay. Hindi niyo po siguro alam yung pare, ano, at that time? Si Father Jerry Orbos. Pero ano po yung gospel noon kung matatandaan niyo kung kayo nakapokus sa simba? Siyempre, pag ako nagsimba, alam ko anong gospel of the day. Siyempre, di mo makalimutan yung anong gospel noon. Medyo matagal na po yung concert. Iba-iba naman po yun. Sige. Okay. Excuse me, Your Honor. Anyway, Mayor, sandali lang, ma'am, sandali. Yes po. Mayor, is it true that ang first counselor ng bayan na Bagabag is your father? Apari po. Ha? Apari po. Ah, apari pala. Ang apari is your father? Opo, sir. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that complaint na nasa kwa ngayon sa gunian panlalawigan,
just like the Misamis Oriental, Misamis Occidental incident. Yung mayor doon ay na-suspend by the sangguniang panlalawigan na nagtalakay ng kanyang kaso. Kapag ikaw ay na-suspend, sinong papalit sa'yo? Vice Mayor po, sir. Vice Mayor. Kapag napatay ang Vice Mayor, sinong papalit? First na Councilor po. Which is your father? Opo, sir. Who is your father? Okay. Kasi isa rin sa sinabi kanina, mga allegations ng kampo ni Alameda, na sinabi mo daw na hindi kapapayag na yung Vice Mayor ang uupo, papalit sa'yo kapag ikaw ay nasuspindi. Wala po akong sinabi na ganun, sir. Okay. Thank you for that. You're raising your hand. Yeah, go ahead. Yes, Your Honor. Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya. I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. Hindi namin na feel na parang nasaktan siya sa nangyari kasi hindi niya ni shinare yung nangyari sa kanila. Even a simple condolence, we never heard from him or his family. Wherein there was once a time na close naman po kami because I was an acquaintance maybe. Wala po kaming narinig na condolence kahit PM lang. Wala po kaming narinig na mga pagsimpatya po niya sa amin as the bereaved family of his constituents po. Honestly speaking, Mayor, hindi ko po na-feel. Kahit konting assistance, walang financial assistance cannot aid the pain and the hurt that we felt, Your Honor. Kaya nga, kaya the least that we can expect, sana mayroon mo lang assistance. Kaya tanong ko, mayroon mo wala? Meron? Meron po. Meron? Pero yung gusto ko, yung nafe-feel ko po, hindi sa financial assistance. Gusto ko. Given yan, alam ko yan. Pero yung tinatanong ko lang. LGU po yun, not from them. From LGU po. LGU. Through his leadership. Okay. Mr. Chair, tama nga naman yung sabi nito ni Ma'am. Mayor, nung makarating sa inyo na inambush po si Vice, hindi man lang kayo nag-extend ng condolences, nagpadala ng bulaklak o pumunta sa Burol? Did you do that? Hindi po, sir. Kasi may mga nagsabi po sa akin na ayaw po nila akong makita na pupunta po dun sa Burol. Sino nagsabi na ayaw ka makita? Yung mga tao po na sino mga tao sa kanila po? Sir. Sino mga tao malalapit sa kanila? Bali yung nag-istorya po na konser. Hindi kasi sir, kung wala kayong tinatago, wala kayong iniisip, mali sa konsensya nyo, ba't kayo matakot pumunta? Eh kung talagang kaibigan yung inyong Vice Mayor, wala kayong problema sa inyong dalawa ni Vice Mayor, you could have at least, kahit man lang sige, natakot ka pumunta, kahit man lang nag-chat o nag-text ka yes, sa pamilya na condolences, nakarating na sa akin yung masamang balita, I'm so sorry to hear about that, is there anything I can do to help you, just let me know. Yung mga ganon salita, wala ano? Opo, si Kapaul po ang tinex. Meron, wala. Ganun si kasi. Kapitan Raul po ang tinex ko po noon. Bakit si Kapitan? Bakit hindi mismo ang immediate yung family? Kapatid niya po. Bakit hindi po mismo immediate family? Yung asawa po ni Vice. Siya po ang talagang class ko po noon. Maski na. Kasi Vice po yun eh. Dapat lang bilang as a courtesy and a respect to the wife of your Vice Mayor, kahit man lang mag-extend ka ng condolences or mag-post ka man lang sa iyong Facebook account, Facebook page. May post naman po sa page. Meron kang pinost? Sa sabi, page wala. I did not see any post for regarding that. Ang naipost po na nakita ko, Your Honor, is yung sa missing person na si Romel Josenia. Yun lang po ang nakita kong shinare ng page nila. But yung sa amin po, never. I'd never see whatever post na sinasabi niya. Wala po akong nakita, Your Honor. Well, sana meron kang post doon. Sa page po ng LGBT. Wala akong nakita eh. Wala sa, po, Mayor. Si Romel po, yun po yung sa personal na con ko po. Yung missing ang hinahanap niya. Ba't kailangan hanapin yung si missing? Dapat mag-condolence ka muna doon sa pamilya ng biktima. Sa his constituents, by the way, Your Honor. That's why we're expecting his sympathy to us. Yeah, pero kasi, sa lahat kasi... Galing sa legislative staff po kasi yung... Sandali po, Mayor. Di ba, Mr. Chair, ang usual reaction mo... Eh kapag yung Vice Mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka,
And the first thing to do is to inform the constituents. But first and foremost, yung family ng victim na I'm so sorry na napakinggang, narinig ko na na-ambush yung husband mo. I'm so sorry. And then nag-post ka sa social media accounts mo na pumanaw na itong si ano na ambush. Don't worry. I will go to the bottom of this investigation, etc. I'll help in the investigation. Wala ka man lang ganun. Kahit man lang pakonsuelo lang sana, wala kang ginawang ganun. Opo, sir, kasi yung sa pinarating po sa akin kasi po noon, sir, na ayaw po akong makita ganun po, sir. Hindi, ayun, ayaw ka makita. Sige, granting totoong sinasabi mo. Granting you're telling the truth. Okay, for the sake of arguments. Pero iba naman yung ayaw ka makita doon. Pero iba yung nag-post ka man sa social media account mo, pakikiramay. That's what I'm talking about. Which you did not. At anong dahilan? Huwag mo na sabihin na ayaw kang papuntahin. Ayaw ka papuntahin sa loob ng social media account. Hindi ka naman makapasok sa social media account physically. At least man lang, pinatype mo sa mga alipores mo na magpadala tayo ng ano, condolences dito. Opo, meron naman po. Sir. Bakit? Wala daw eh. Yes po. Kayo ba, ma'am, Mrs. Alameda, nakatanggap ng condolences man lang mula kay Mayor after the incident? Wala po, Your Mayor. Ay, wala po, Your Honor. At alam po ni Mayor din ang personal number ko kasi dati din po akong konsehal, so dating nagtetext po kami. See? Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin, wala pong naka-receive ng condolence. That is the right and decent thing to do, is to inform much more. Meron kang number na pala niya. If not in the social media, at least man lang sa personal phone number ni Mrs. Alameda para sabihin, I'm so sorry, Mrs. Alameda, na ambush yung mister mo and tutulong ko sa investigation, etc. Which you did not do. Nakakapagtaka nga, kahit na sino, magtataka nga, tataas ang kilay. Tapos yung paulit-ulit yung binibigyan na dahilan, hindi ka pinapapunta. May mga ayaw magpapunta sa'yo doon. Yun ang palagi mong binibigyan na depensa. Or, wala kang ginagawa na ganun, Mayor, dahil ina-expect mo na na ikaw ang pagbibintangan nila na mastermind na paggawa ng krimen na yun. Iniisip mo na ba yan na ako ang pagbibintangan nito? Kaya hindi na ako maglapit sa kanila, magpapalabas ng simpati. Hindi po, nung kamamatay na po, may mga balibalita na po na ako ang pinagbibintangan po nila. Okay. Mayor, kahit na ikaw ang pinagbibintangan, pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang tinatago, at gusto mong ipakita yung iyong pagsisimpatiya sa kanila, kahit paano mga chismis kumakala dyan, you would still do the right thing and the decent thing, which is pa-extend ng condolences dito sa immediate family. At meron ka naman pala daw number ni Mrs. Alameda, which you did not do. Yun nga po ang nakapagtaas ng kilay. Hindi po ba? And then, kahit man lang sana post sa social media para sabihin nyo, inambush yung ating vice mayor, huwag kayo mag-alala, ako ay magpapa-imbestiga. Sige, konsultahin mo yung ano mo kung anong tapat na sagot, yung abogado na sabi mo. Yeah, go ahead, you can consult him. Okay, so pakisagot lang po. So again, ikaw kasing pinagbibintangan, kaya ayaw mo ipaalam sa iyong mga constituent na ikaw ay tutulong, mag-cooperate at nasimpatiya sa pagkamatay ng iyong vice mayor. Again, yung pa rin ang bibigyan mong dahilan kasi nagsasabing huwag kang pumunta doon. Ang layo ng sagot mo, hindi kumukonek po. Mayor. Anyway, Senator Tulpo, Police Colonel Lucilo Reales Laguna, andito ka? Sir? Nagura? You want to say something? Yes, sir. Sige, magpakilala ka muna. Good afternoon, Your Honor, sir. I am Police Colonel Lucilo Reales Laguna Jr., the present Regional Chief Highway Patrol Unit 2. Sir? Highway Patrol ano, Group? Highway Patrol. HPG. Anong, yes, sir. HPG, sir. Sige, anong gusto mo sabihin? With regards to the answer effort of the HPG, sir, in Nueva Vizcaya when the incident ambush happened, sir. So, sir, yung HPG, sir, sa Nueva Vizcaya, sir, we have 11 personnel and their station at the Dumlao Sports Complex in Nueva Vizcaya. And the incident area, the ambush area was is
approximately 10 kilometers away from the headquarters. And as... Malapit lang yun. Malapit lang yun. 10 yes, kilometers. For your information, sir, we have only one mobile cars and they are regularly conducting concert patrols along the highways or in the highways of... Okay, one mobile car, how many motorcycle? We have 4 motorcycles, sir. Okay, 4 motorcycle, 1 mobile car. Ang sinasabi kanina kasi, kaya natin pinatawag to, center ba to, sana proactive kayo, sana nagpapatrolya kayo very often on a daily basis at mayroong shift, diba? Kung pwede 24/7 nagpapatrol yung inyo pong mga personnel. Kung isa lang inyong, sabi mo nga, yung mobile car, may mga 4 pala motor. O sana man lang yung tumatakbo sa highway for at least 20 kilometers. Back and forth, nagsishift. Para makita yung mga kalagayan sa highway. Yes, or kung kulang kayo ng trupa, sabi mo, 4 lang, ilang kayo? 11, sir. 11 lang kayo. Biscaya, sir. Granting kulang kayo ng trupa, di ba marami kayong force multipliers? Yes, sir. O, di ba organize nyo yung mga motor doon, mga balabal na mag-report sa inyo kung may nakita kayong kahina-hinala, like checkpoint or what? I-report sa inyo? Walang nag-report sa inyo doon? Negative, sir. Yung when the incident happens, sir, the HPG Biscaya, sir, received information from concerned local police. That's why, sir, from their location, they proceeded to the other place and the other team coordinated with the concerned local police. Sorry, sir. Sorry po, Colonel. Yes, sir. Ang sinasabi ko dito kanina, sana na-preempt itong krimen kung ginagawa niyo pong trabaho niyo na nagpapatrolya kayo. Ngayon, kung kulang kayo sa tao, gusto mo, pahiramin kita ng drone. Drone na lang gamitin natin, back and forth. Para total, kulang pala sa tao. Mr. Chair, pahiram muna tayo ng drone. Diyan sa, pwede tayo magmuli ng drone. Gusto mo? Otherwise, please do your job, Colonel. Please. Yes, sir. Yes. Kahit na ilang pa yung tao mo, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, dapat gawin niyo trabaho niyo. Magpatrolya kayo. Patuloy yung highways tulad niyan na kaya sabi nga ni Sen Bato, sampal sa inyo yon. Nalusutan kayo, naglagay diyan ng illegal na checkpoint, hindi niyo man lang nahuli yon. Sana inaaresto na mga yon kung ginagawa yung trabaho niyo, kung maagap kayo, which hindi. Yun yon. Mayroon namang calls, sir. May close coordination naman, sir, yung local police at saka yung SPG, sir. Hindi para po, sa again, no, inaalam ang close coordination. Yung pong pagpatrolya, kasi nga, Highway Patrol Group, HPG. Trabaho po ng HPG ay magpapatrol, hindi po nakatambay lang. So dapat pinapatrol yung highways. Yun po yun, eh. Yun ang ibig sabihin kanina pa, na hindi nyo po ginagawa. Ngayon, kulang kayo sa tao. O, di magdagdag kayo ng tao, kulang kayo sa sasakyan. Di mag-request kayo, magdagdag sa sasakyan. Mag-request kayo sa krami, magdagdag kayo ng tao na para magawa nyo yung trabaho nyo na maayos na makapagpatrolya 24/7 sa area of responsibility ninyo. Yun lang po yun, eh. Kasi if you did your job right, wala sana tayo lahat dito ngayon.